Question. If you have a choice, how would you like to follow up on this project? What sort of role would you like to see yourself in and after your breakthrough in senior high? Una po sa lahat, ginangapan po sa inyo lahat. Thank you for coming. Sa lahat po ng press mo na nandito. Sana po hindi maulit yun. Pero, sa mic pa napunta. Oo nga po eh. Pero yung ka, actually, di pa po, actually next week na po i-announce eh. Yung next project. Di ko pa pwede sabihin kay EJ, no? Pero meron po next week, malalaman nyo po. Very excited po ako sa project na to. Again, under Dreamscape Entertainment. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Sir Deo. Congratulations. Simula nung bata pa lang po ako, hindi pa rin po ako pinababayaan. I think almost all of my projects po talaga have been under Dreamscape. And I'm super grateful for that. And yun, sobrang excited po ako. This next role is my biggest one yet, I would say. Medyo napapressure lang po ako ng konti, pero alam ko, kaya ko pong gawin. Ay, parang alam ko na. Yes, alam ko na. Yeah, yes, na-announce na actually. Na-announce pala ng Yeah, no Christmas special. Hindi, Christmas pa. Yes, pa Pamilya Sagrada. Yes. Yes, well. Ewan ko, baka kumatalakan, di ba? Yeah, at least, announce na naman. Yes, announce naman po. Kasama ko po doon si Gray Fernandez na, hindi ko alam kung bakit wala dito ngayon, no? Yes, saan ka? Wala. Okay. Wala din. Pero yes, kasama ko sa yung information sa announcement next week. Then announce ko. Yes, announce na yun. Natakot si Kyle, no? Talaga naman. Hindi, okay lang na-announce na yun. Na-interview ko rin kung sino yung kasama mo. Another powerful drama from Dreamscape. But anyway, moving forward again, we have a question coming from Jeffrey Olila Garcia of Jeff Oligarchy. Andito siya. Nasaan si Jeff? Is Jeffrey around? Jeff? Okay, anyway, the question is for JK. The last time na na-interview kita, sabi ni Jeff, via Zoom. Paray. Talagang ito. Mayroon silang manan. Aminado ka noon na na-miss mo ang acting. Now that you fulfilled your acting comeback via senior high, ano panibagong learning sa'yo sa role mo as Gino? Grabe yung blessing ni Juan Carlos this year. Yes. No? Love you, Ere. Hello, everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Well, first of all, I don't really know. I mean, it's a really weird position to be in because I was really putting myself into that whole thing of being a musician. But then I got the role from Direk Eric and Sir Deo, and actually, talagang more than the acting in and of itself, na-miss ko makatrabaho yung mga andito na kasama ko sa stage ngayon. And to be able to be given the opportunity to work for the first time with other people as well. And learnings, feeling ko yung pinaka-natutunan ko is kung gaano ko kamahal yung mapunta sa isang environment ng teleserye. Yun, na-miss ko talaga ng sobra. Kasi iba kasi yung environment of a movie, for example, and with this kind of work, you really get to build deeper connections and relationships with the people that you work with, and that's more than the work that more than the work that you have, and all the things that you learn. The most valuable thing is really the relationship that you build with the people you work with. Di ba direk? Yes po, next project po tayo. Pero yun, so, yeah, yun talaga lang. Ang galing talaga ng character ni JK dito. And can I just say, nakita ko kayo mag-perform sa ibang isang event pagkasama kayong dalawa ni Kyle. Grabe no, iba rin talaga ang ano nyo, ang chemistry on stage and also, yan, mag-break na ulit ang voice ni Kyle. Yeah, actually, yung pinaka-problema po namin dito, sinabi namin kay Direk Onan, natapos na po namin taping lahat, wala pa kami eksena. Wala kaming eksena. Never kami nag-eksena po ng may linyahan kami. Wala. Pero kami nakita kami sa trailer or sa teaser for the next week ata yun. Meron kayo doon. Isa. Sorry, spoiler. Magawa natin na kaya. Taping kayong dalawa. Ay, sa totoo lang po yung chemistry namin off-screen. Kaya po namin mag-team-poch. Okay na sa ASAP, nagagawa nyo naman sa ASAP yung brotherhood. Pero Kuya EJ, tanong yan si Kyle. Pero totoo, Kyle, are you game to do maybe BL next time? O yun ba? As long as si JK. As long as si JK. Basta po si JK.
Pascal, Jamie? No, basta ako. Ah, basta. Ah, talaga. Wow, iba talaga ang chemistry nilang dalawa. Iba. Wala, sayang talaga, sayang. Oh, wala kami. Friends ba kayo even before? Nalulong ko talaga ako sa totoo. Are you friends even before senior high? Kasama po kami bilang OPM pa lang. The Voice Kids pa lang. The Voice Kids! Opo. Sabay silang tumangkat. Yes! Opo. Pinag-usapan po namin yun, actually. Pinag-usapan ko sa kanya. Gusto ko nang tanungin itong ano, yung simula ng gigil at galit. The award-winning Baron Geisler. Baron! Kasi mina-amaze ang tao. Sabi sa question, nakaka-amaze daw ang pagkaka-portray mo na as Z and Archie's father, soft dun sa isa, hard dun sa isa. What did you enjoy most about portraying Harry and how would you describe Elijah and Daniela as actors? Halos nagme-mentor ka na dito, Baron. Hindi man. I mean, main ikaw... mentor ko talaga dito si direct and the script. Ang laking tulong eh. Ganda na pagkasulat ng Miss K and the pool of writers. I wanna say good afternoon to everyone who's watching right now. Yung sa akin lang, I'm very blessed to be working with professional, dedicated young actors. No? Like my son, Archie, Elijah, and Daniela. Sa mga scenes namin, especially si, ano rin, my wife, na niloko ako doon, mas pinili niya yung kalbo. Diba? Mahilig ka na sa kalbo. But, nakakatuwa kasi multifaceted yung character ni Colonel Aguero, Harry Aguero. So, yes, he has a soft. Pagdating sa mga babae, sa family niya, kay Miss Angel Aquino, parang, ano eh, nag-give up ako sa kanila eh. Hindi lumalabas yung pag-aastig ni Colonel Aguero. Pero when it comes to my children naman, especially Archie, dun lumalabas yung pag-aastig. Sobrang just to protect them. Yung sa akin lang dito, yung concern ko is to protect my family at all cost. And, ang ganda eh, nalalaro rin yung character kasi may sweet moments with Daniela. And then, may hardcore moments soon. Abangan nyo yung mga scenes namin ni Orbet. Sobrang exciting yun. And, hindi ko magagawa ng maayos yung pag-arte ko dito. Kung hindi dahil sa correction and direction ni Direk Onat and ni Direk Antoy. So, yun. Sobrang grateful ako to be part of this Dreamscape project. Hopefully, sa ulitin. Of course. Ayun, nasa likod yung may new project din. Nasa likod ng director siya. Oh, yes. Kasi yung Ams, ganyan, tanungin ko na rin kasi sinusuyod ko na ito mga senior cast. At sila, tayo medyo joining Miss Ibiang at saka ni Kia at saka ni Mon. Miss Angel Aquino. Ah, ang level ng hirap mo dito sa mga eksena niyo ni Blythe nila, di ba? Medyo level na ang probinsyano sa bigat, sa sakit. How was it after ilang months kayo nagtrabaho? How was the experience working with another great sa generation niya, Miss Angel? I enjoyed doing those scenes with Andrea kasi she's very giving. So, we fed off each other's emotions, kung ano yung binibigay niya. Tatanggapin ko lang yun and sana may nabigay din ako sa kanya. So, every time na may gagawin kami mga eksena, dahil alam namin mabigat, halos 95% of our scenes mabibigat. Hinahanda na namin yung sarili namin and we know that we can rely on each other to salo and to support one another. So I'm very thankful. Nakaroon na kayo ng ganun dynamic as ano, co-actors? Umisa pa lang, nung first day namin na isang buong araw, tayo lang, no? Iyakan. Tayo lang, tsaka yung kakambal niya, Diyos ko po. Ito ba yung opening scene nyo rin sa set series, ano? Oo, parang yung first week namin,
sila lang dalawa yung kasama. Silang dalawa talaga. Kala mo nandiyan si Luna. Parang totoo si Luna, di ba? Sila lang dalawa yung kasama ko. And yung parang ang dumi-dumi mo, yung ganun pa yun. Ito ang pinakamadumis. Mas madumis pa ako sa probinsya. Kesa sa probinsya na dito. Diba? Actually. So, yun. But she was so ready to help me every time that I... Kasi coming from nowhere, kailangan maiyak, kailangan kung maramdaman na I lost my daughter, my other daughter who was my favorite, sorry Sky, but who was my favorite, di ba? So, coming from nowhere, paano ko yun sabihin nung hugutin, hindi ko alam, sa puson ko ba, sa, alam mo yun. So, but she was there, she held my hand, and yun, we were able to carry on with our scenes, and of course, si Direk fine-tuned everything. Yun nga, katulad ng mga sinasabi ni Sai, every time we would do a take one, pagka feeling niya he needed something different, he was looking for something different, yun, so bibigyan niya na yung order niya, nako, mahirap na yun. Napakahirap. Para feeling ko, Starbucks barista kami na ano ba yun, tall, ganito, grande, with ganito, a dash of blood, ganyan. Paano pa yun? Pero generally, happy ka working with the senior high project. With everyone. And Andrea was my very first experience with the kids, and it was sarap. Nag-set na ganun to si Andrea. But of course, we also want to ask Andrea ulit, no? Going back sa inyong dalawa naman to ni Kyle. Andrea and Kyle, after senior high, mag-expect pa ba kami ng more projects nyo together? This time, more mature roles? With intimate scenes? This is a question coming from our present. Hindi po sa akin to galing. Well, I think we've established naman po na we are not really a love team. Yes. Pero very thankful kami sa Dreamscape dahil pinagsama kami ulit after like 2-3 years. Tapos ang ganda ng four ba? Ang ganda ng role na binigay sa amin. Pero, tulad ng si Kyle, meron na po siyang upcoming project. So I think meron po kayong may expect sa amin as an individual po. Pero sa mga Kaldria fans namin na sobra kaming napapasalamat sa kanila, what I can say is, meron silang pwedeng i-expect sa last week of senior high sa eksena namin ni Kyle. Na pinag... Mga this weekend, di ba direct? Baka this week. Baka this week. And feeling ko magugulat sila. And kayo din. Pero ano yun, talagang ilalagaan namin yung eksena na yun ni Kyle. And talagang pinag-usapan namin, pinaghandaan po namin yun. Kasi ang ganda kung paano siya sinulat. Yeah. Para kay Obet at saka kay Sky. Mm-hmm. Yeah. So sana magustuhan ng Caldera fans at ninyo supportahan ni Prince. Yeah, pero I think, Andrea, follow-up lang din sa question na yun. You've been very vocal about, you know, not wanting a love team. You really wanna go solo palagi. Why is it? I think, nagsisimula po siya, nag-start pa lang kasi ako ng acting ko at age of 7. And parang nagkaroon na din ako ng mga konting-konting partner sa Annalisa, I was 10. And then, si Grave, si JK, that actually naging partner ko before. Ang dami ko pong pinagdaanan na sa mga shows ko na lagi ako may nagiging ka-partner. Tapos, nung nagkaroon lang ako ng opportunity na parang, uy, parang pwede na ako mag-solo artist. Parang gusto ko siyang i-explore. Tapos ngayon, super ko po siyang na-enjoy lang, and mas nakikilala ko kasi yung sarili ko at yung sarili ko bilang isang actress. Mm-hmm. At mas madami lang po akong pwedeng parang paglaruan at mas madami akong pwedeng makatrabaho na bago. Mm-hmm. Yun lang po, parang ang tagal ko lang kasing madaming partners. Yes. Just wanted something new, at habang mas bata pa ako, mas madali pang mag-explore. Yeah. At habang hindi pa ako super sanay, para hindi ako maging super dependent din po sa, for example, kung magkaka-partner ako. Yeah. Part of your growth as an actress na, maganda rin naman talaga. Oh. Pero like, support din ako sa mga lahat na may love team. Yes. Pero siguro, na-realize ko nang, I think it's just not for me being paired up with a partner. Parang, okay. I think, personally, mas nakakita ko ng personal growth
kapag mag-isa po ako eh. So yun. Pero support ako sa mga love teams. Like, no, ano, nothing against them. Like, hindi ako yung, parang ayoko kasi yun kasi. It's just my personal opinion and experience ko lang to. Yes, and we respect that, of course. Sama ko yung EG. Yes. I have a question for, the reason why they're here is because they're good. Nilagay sila dito dahil mahuhusay silang support cast as great actors. I'd like to ask si Floyd at saka si Ranz at saka si... Oh. And Kakit Yudora and Ana Abad Santos na rin. How was the experience working in this socially relevant project ng ABS-CBN Studios and Dreamscape? Let's start with Floyd. Kasi I've never seen an amazing cast as dedicated. Andyan sila lagi. The moment patawag ng management, may event, andyan sila. From special screen. Andyan, nakatuwa. Sabi ko, ang ganda ng pamilyang ito na nabuo dito sa senior high. Let's start with Floyd. Totoo po yun. Speaking of magandang pamilya na nabuo, I really commend Dreamscape and Dreamscape at saka yung team kasi very sensitive sila when they talking about issues about yung eksena namin ni Yana. Tama di ba, Yana? We even have our intimacy coordinator para walang na-violate na boundaries ng bawat actors also. And doon pa lang na-appreciate ko na kung ganito ka-sensitive maghawak ng mga eksena yung production, mas magiging klaro sa mga manonood na ganito pala dapat itakal yung mga ganitong klaseng usapin sa lipunan. So, we've always been like that sa Dreamscape. Very, very careful with even the little things na makaka-apekto sa relationship ng actors. That's how we do it. That's how we do the production. Yes, okay. Go ahead, Kaki. Hello, good afternoon, everyone. Wow. Good afternoon, everyone. Well, people want to accent. But really, I am endlessly grateful for this opportunity and this show. Again, I feel like I was plucked from theater and then put into this teleserye, the show for the first time. Teleserye talaga. No, but I mean this amazing, amazing series, and I go to work every day. Na still can't believe that I get to work with these actors who I admire, who I've seen before. Kasi out of everybody, si Floyd lang yung lagi kong nakakatrabaho. We did Himala isang musical together, and so many other shows. And then I work with Baron in another musical as well. Angeli and I see each other from theater. But I've never worked with anyone here, and grabe, I'm just amazed at how ang galing ng lahat, direct onat, and everyone from the creatives to our production team. It's very fulfilling, and I can't believe na parang what a gift. Nag-send ako ng message sa aming Viber group nung Pasko na parang ko, really, this has been a true highlight of 2023, and I still can't believe na even yesterday when we were closing the show, it was our last taping day, talagang I just want to cherish every moment na nandito ko. Cherish the love. Gusto na bayan kita. Every ano, diba? Luma ng kanta. Okay, but like, I'm just really very grateful. I can't believe na parang ito yung role, ito yung mga nakaka-eksena ko. Kahit pinapanood ko sila sa eksena, as in, even sa, like, wala nga kaming direct scene together, pero I just watch her and I feel like, what a gift, seriously. Kaya parang, I am really thanking Dreamscape for allowing me this opportunity, thanking the casters, the directors who believed in me for this role, and also really just the Lord for making sure na perfect yung timing, kasi I was doing a theater show and another theater show, and then nag-open up yung schedule ko. Talagang sabi ko, wag muna ako mag-theater. Ayan, dumating, senior high, perfect, wala siyang conflict. And I'm like, ito yun, this is it. Wow. And I'm really, really grateful na ito yung role. And really, yun, nasabi ko na, walang tigil na pasasalamat. And kung
kung ako lang talaga yung mag-wish, kung pwede itong ma-extend at magka-book two. Wow. Yes. Buhay ka pa. But like, this is something lahat naman kayong buhay sa book one, ano? So yun, maraming salamat po ulit. And just really grateful. Itong next, alam mo, napakahusay niya sa Dirty Linen. Yes! I know, kaya na-happy ako na she's part of this. Rans! Hello. Ayan, thank you so much po. Ako, yes, super grateful po ako lagi sa binibigay ng opportunity and trust sa akin ng Gamescape. Yun, coming from Dirty Linen, na binigyan ako ng super, grabe yung role ko doon eh. Talagang, I know! Grabe, talaga po, ano, kinabahan din ako doon. And now, dito sa Senior High, tapos kasama ko pa yun po si Direk Andrew. Direk On at lahat po na. Team, tama. Oh. Yes, and si Cyril, yeah. Ang role ko kasi doon is medyo iba eh. Yung tatay niya yung ano, yeah, tapos asawa ni Miss Angel, si ano doon, Sir Epi. So, ngayon na magkapatid kami dito, parang iba yung transition. Pero grabe, super blessed po ako na nakasama ko sila, naka-work ko lahat, kahit hindi ko rin nakasin lahat dito. Very thankful ako and happy dito sa Senior High. And thank you so much po. Kasama ka ba namin nung premiere, nung media, nung sa Trinoma, na media ko? Kaya pala nang sa... Wala po ako. Yes po. Alright. PJ, gusto ko lang... Miss Anna rin, lastly. For Miss Anna Abad Santos. Yes. Oh, there she is. Katabi kasi katabi ng mga bagets. Yes, so... Wait, sorry po. Ano po yung question? Kalimutan ko na. Ay, nakalimutan ko na yung question. How was the... Alam mo naman magaganda naman ang project sa EBS, di ba? Iba yung socially relevant project like Senior High. Actually, with Dreamscape po, medyo sunod-sunod. Especially since the pandemic, Dreamscape was the first one to give me my... work during the pandemic, and it's been just always an amazing experience. I would think Senior High siguro is one of my favorite. Direk Onat, I've worked with Direk Onat, but only siguro always like a cameo role, just a few roles, and this is the first time that he really my journey was with him, and I felt like I had an amazing character to work with. I also have to say, I just have this amazing little family. My son, JK, and my husband, Mon Confiada, who's of course not here, being the ass that he is. No, but we really... Grabe rin yung masabong sa character ni Ando naman, ni Mon! But working with them is really exceptional. We always had each other's back, and you know when you have your actor's back and you feel safe, there's really no, you really get to go beyond what the script says. And I think we felt that safety with each other, and I just had amazing experiences with them, and also with everyone, but unfortunately, of course, I really had only scenes really with my family, and yeah. Oh, and yes, and but you had more scenes with the bad man. Actually, Miss Anna, may question dito. Yes, sobrang din yung believability na para kayong mag-ina, mag-nanay ka talaga ni Juan Carlos dito. Sobrang galing-galing daw yung dynamic niya sa mother yes. and son. Yes, yeah. You know, actually, it wasn't her first time. It was actually with JK when you were in, what was that thing? Hawak Kamay, yeah. And then I was his mom. I had a small role in his Cinemalaya film. Just last year, when this is all over, I think that's sort of, you know, we kind of bonded, and then with this was really nice. Carrie, yeah. Carrie, yeah, we just have an instant what do you call it? Sabi ni Direk po, connection. Ano Direk? Sediction. And yeah, and I was surprised. Honestly, I know JK more as a musician, but our first scene, I was already like, ay, I'm getting nito. Saya. Masaya talaga. Masaya pag magaling yung kasama mo. Ako, mas natatakot ako pag hindi magaling yung kasama ko. Pero pag magaling, I'm so excited. I'm so like looking forward to it.
And yeah, yun lang po. And thank you, and for Dreamscape, I look forward to more and more projects. Of course. So, yes, okay. Moving forward, punta naman tayo kay Miss Desiree Del Valle. Correct, oo. Miss Desiree. Ganda oh. Yes, totoo. Very blooming. Happy ilang years? Anniversary niyo recently, di ba? 25 years. Blissful marriage. Alright. Well, Miss Desiree, you've worked with Baron Geister before. How was it working with him again this time around? Masaya naman. Kasi sabi ko, 25 years marriage. Hindi, bakit ilang taon na? Sa career, sa showbiz career pala niya. Yes. Sa Star, yeah, with Star Magic. Yeah, pero syempre kasama ko si Baron ever since I started. Tabing Ilog, 90s kids kami eh. And magkapatid kami doon. So now, naging mag-asama. Incestuous na po yung naging relationship. Ang pangit, Baron. Pero I was really happy to be able to work with him again. And of course, aming mga magagaling na anak si Daniela and Elijah. I'm so happy na I got to work with. Kasi si Elijah nakasama ko na siya sa ano eh. Pero not, we didn't do any scenes together, yeah, with TV5. Si Daniela, I was surprised na, kasi ang ganda-gandang bata. She's just not a beautiful face, but you know, she's really, really good. And I like our scenes together as mother and daughter. And of course, with Elijah also, because I have a son. So, parang si Elijah, parang anak ko na rin talaga siya. And of course, syempre, bonus na lang tong si Baron. There are days, but most of them are good. Grabe yung Tabing Ilog family, ano talaga nag-emerge as greatest genre actors talaga ng, ano, ng 90s, ano? Galeng from K of AK, Desiree, Jody Santa Maria, John Lloyd Cruz, Patrick, and of course Baron, yung last 10 years nitong muli, sunod-sunod ang awards ni Baron. Yes. Congratulations! So, congratulations! Deserve naman talaga ni Baron, magaling siya. True. Okay. Ito, this question, anybody can answer from the pero, guest. Mabilis lang to, kasi yes, katabi mo naman yun. Gusto kong tanong mo yung pambansang Marites. Charot na! May question to talaga dito. Being parang pambansang Marites yung character mo in the series for Tommy Alejandrino, can you share with us some of your most unforgettable moments of fun scenes na nagawa mo with your co-actors? Would you say tama ba yung observation nila na parang papunta sa ganun dahil you have always had the chismis? Yeah, apparently. And congratulations pala sa MMFF entry mo. Thank you. You were so busy nung December. Si, si Elijah, we have conversed together. Papunta kay Elijah mamay. So, my most unforgettable scenes are, well, bilang lang din naman kasi, so lahat sila memorable for me. Showbiz mo. Parang maligaya ang cast na yun, no? Kasi ano, Look at them. Ay, medyo pa tayo nandito. Ay, oo. Balot na balot ako doon. Ano bang unforgettable scene ko? Siguro yung mga dumadaan lang ako. Tapos umeepal lang siya. Sayang gawin yun. Super. Parang rocket lang, ano? Entertaining ka, parang rumakit lang. Ang sarap lang din kasi maghanap ng bagong pagtodog show sa bawat eksena ko. So, sana more pa. More dog show. More dog show. The laugh. Ewan ko ba kay Kuya Baron na tinatanong niya ako saan galing yung tawa ko na ni Kenji. Diba nga? Ako lang naman yun, hindi ko naman yung... Paano ba yan? Kailan? Kailan ko? Kailan ako tumawa ng ganun? Dinanay! Other than that? Ano na lang ang hindi mo makakalimutan na lang sa cast? Sino ang hindi mo talaga makakalimutan sa mga nakaisena mo? Napuruhan mo talaga ng comedy mo.
Lahat sila. Oh my God. Madami sila, malaking kasto kaya. Pero siguro si Jella, yung pinaka hindi ko makalimutan. Kasi most of my scenes are with Jella. We've had a lot of funny moments na kami lang siyempre nakakaalam because we tried to find ways to make sense of bakit na lang kami biglang sumusulpot out of nowhere sa scenes. So siyempre, as working actors, we try to find meaning, why we're there. Parinig na ako. So natatawa lang kami about the things, the stories we make up together. Yun yung memorable moments. Yeah. Well, now, kinakausap na rin natin si Jella. Jella, how was your experience? Is this your first time? Oh, yes. First time umakting sa teleserye. Jella, go share! Hi, everyone. Thank you, everyone, for being here. But then, can I just add first to Tommy? I have a short kwento. So there's one scene talaga na parang susugod kami, tapos nakikichismis lang kami, and my line is, Kai, is it true? Like, that's always our line. Tapos before entering, we were like, dude, where we come from here? And the line was, we saw police cars daw outside. Like, ang daming background nung linya, pero it was never really taken. So we're like, okay, so does that mean nakita natin yung mga police cars sa baba, as umikot-ikot tayo sa school, so kailangan pagdating natin dun, medyo bawis tayo. So we were really like, walking around, like, okay, magbawis tayo, magbawis tayo. So it's like really weird. Like kami dalawa, weird talaga kami. So I don't blame the people who are like, parang may something kay Sanya. Parang may something sa kanya. Kasi parang meron talaga eh, kahit ako. Kakaiba talaga. Fair, yeah. Go ahead, Jella. How was your experience? Your very first. Did you like it? May gusto mo pa maulit or what? I guess, before kasi parang kanyo, nagustuhan lang mag-asam. I just came from Basog po. But then, before I knew I wanted to dance, I knew I wanted to become an actress. Ah, that's nice to hear pala. Yes po. Ever since I was 4, I grew up watching my mom. Buntog po ako ng mom ko. So I grew up watching her. I was always on the set with her. And I just knew that I had so much love for it. And I also have so much love for Broad, especially for the Broad. So much respect for them. Lagi po ako nakatambay actually sa system because I just love seeing them work, seeing them do their work because I love watching people do something they're so passionate about. So much respect for especially the staff because I grew up watching how hard it is, how hard they work. And also, of course, being an actress now, and also at the same time studying comm arts, which is related, and I do film a lot, so I guess I get to appreciate that more, and I get to learn a lot even more because I do believe in the saying that you learn by doing. So yeah, I'm just so grateful that I was able to be part of the show, especially with all of these actors right here, and of course the Rekonat, Ms. K, the Prod, everyone. I'm really, really so grateful. I honestly didn't expect it, but more than anything, yeah, I'm really just grateful, and I can't wait for more. Can I just also add, and we're grateful for you, kasi you're so generous. She's very friendly, she's very generous, she's the sweetest person. And she's very corny, so, the way she talks to listen to her. And she's so emotional, Jenna, right now. Oh. Jella, congratulations, of course. Jella! She loved it. Because she loved the experience. So, really comes from the family, you know. Pag kapamilya mo talaga, you've been seeing them do it. Asia's best actor yung kapatid. Tamusay nung yung kapatid na isa, and the mom is equally great. Sylvia and Tito Art is generous, di ba? You know. Okay. Pero one, I have a question. Super generous, you know. Hey, I have a question. Maybe Andrea can answer or Kyle or